Daghapon po sa ating lahat. Po ay masaya na kasama po namin ang Church sa Baguio na nakikibahagi ng inyong pagdiriwang ng kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoon. The Lord gave you another year. Kaya meron po tayong anniversary sa ngayon. At medyo late nga po. No? Bagay, pare-pares lang po pala tayo kasi kami rin, January 8 nung nag-celebrate kami. Tapos, ang nag-celebrate. Ayan, kaya binabati ko po kayo ng happy anniversary dito po sa Apulin Grace Bible Church. At isang ikinagagala ko rin, mga kapatid, ay makita ang mga familiar faces. Nandito ang mga elders ng La Union. So, nandito ang dalawang ipunong mga elders ng ating La Union, si Brother Ed and also Brother Tony. Nandito rin si Sister Flor. Hindi siya mag-ipuno, no? Maganda po siya. She's now in red. I'm also happy to see si Brother or Pastor Jojo Salazar who just came back from Korea. Isip ko nga pag makita ko siya ngayon, eh, mukha na siyang Koreano. No? Pero mukha pa rin Pilipino. No? Pero sabi nga kanina, biroan, eh, baka pag bumalik pa yan sa Korea, no? Pagbalik niya, mukha na siyang Korean. No? Tumatawa si Kim dito, ano kanina, oh? Siyang mukhang Korean na kasama ng pamangkin ko si Alan Faye. And masaya rin ako dahil nakadalo ang nanay ko, nandun po ang nanay ko sa kabilang dito sa may banda rito. And hindi ko po kilala ang mga women po natin dito sa Apulin, pero magkakilala po tayo mamaya. And I'm so happy to see you as well. Kayo po ang karamihan na bumubuo ng ministry dito. God bless you po. No? Ngayon po nakikita na talagang there is women power. Ayan. And congratulations. At alam nyo, si Pastor Rosero and Mrs. Rosero, matagal po yan na nadirahan po sa Baguio. And alam nyo, hindi po madali para sa kanila ang mag-adjust from Baguio na malamig dito sa tropical area dito sa Paniki. And mga kapatid, kahit hindi ko sila nakakakwentuhan, pero alam nyo, we can imagine how difficult it is to adjust from one kind of lifestyle, if not one place, na kung saan kayo ay tumira ng napakahabang panahon, to a new place. At pinagpala pa rin sila ng Panginoon in spite na mahirap yung adjustment, no? Sa mga bata, natural sa kanilang eskwelahan, sa hanap buhay. Talagang pinagsawa na talaga ng pastor ang taxi driving. Now he is a very proud farmer. At makikita nyo naman, no, kung ano ang naging bunga ng kanilang pagpapagal. At mukhang malapit na yatang mahinog yung pastor. Laging dito sa aking may kanan. So para silang sina Abraham, alam niyo po ba yun? When God called Abraham to a place they did not even see. Pero alam niyo, pinagpala sila ng Panginoon because even if the place they did not see, and yet they went out of faith, the Lord prospered them. Hindi sila naghirap, the Lord provided for them, and they became a blessing to the place where God called them to go. Mga kapatid, they have been a blessing to this place. Kaya kung meron kayong dapat ipagpasalamat, mga kapatid, sa lugar na ito, pasalamatan po natin ang ministry po ni Pastor Rosero and Ma'am Rosero and the entire family for bringing the grace gospel message in this place. No, mga kapatid. No, kumbaga, no, dahil sila ang ginamit ng ating Panginoon para po ang gawain ng Panginoon dito ay maumpisahan. I'd like to recognize also the presence of Sister Mila. Ang kilala niya si Sister Mila. Yan. Matagal po kami nagkakasama niyan, and also her wife, ay, her husband, ano ba yan, na bubulo na po. Yan, mga kapatid. And so, Mambing, gaano po ako katagal magsalita dito?
Bihira po yan, no? Kung unpaid, no? Bigyan nyo lang po ako ng tag dito. Ilang minuto po kaya? Sabi nga nila, no, in order for a speech to be immortal, it doesn't have to be eternal. In order for a speech to be immortal, it doesn't have to be eternal. Mga kapatid, gusto ko po kayong anyayahan sa oras pong ito na tumayo at basahin po natin ang salita ng Panginoon. Basahin ko po muna sa New King James Version and then sa NIV para mas malinaw. Sabi po ng Titus chapter 2 verse 11 to 15. Basahin na po natin ano, yung dalawang natitira pang mga verses. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Verse 13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Speak these things, exhort and rebuke with all authority. Let no one despise you. Sa NIV, mga kapatid, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Verse 13, while we wait, yan po yung tema natin, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. These then are the things you should teach, encourage, and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you. Manalangin po tayo, mga kapatid. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito na kami po ay makikinig ng inyong salita. Bilang hain ng aming mga kaluluwang uhaw at gutom ng inyong salita. Manalangin po namin na bigyan niyo po kami ng karunungan at pangunawa upang maintindihan po namin, Panginoon, ang gusto niyo pong ipahayag sa amin at matutunan sa mga sandaling ito. Salamat sa mga kapatirang naririto ngayon na nanggaling pa sa iba't ibang mga lugar. Salamat, Panginoon, sa kanilang presensya at pagpalain niyo, Panginoon, ang mga salita po ninyo na kanilang mapapakinggan. Bigyan niyo rin po ako ng karunungan, Panginoon, upang maipahayag ang inyong salita sa oras pong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong upo, mga kapatid. Ang ganda ng tema ninyo natin, mga kapatid, sa oras pong ito. Kaya dalawang beses po akong minessage ni ma'am. Alam ko yung una, King James Version. Pero medyo may kahirapan po kasi ang King James Version. Kaya sabi niya, pwede bang yung New King James Version? Now, ay NIV. Kayo naiintindihan ko na po, mga kapatid, dahil talagang right from the very words of the scriptures, nakalagay po dito, while we wait for the blessed hope. Mga kapatid, hindi lang po ito maganda, hindi lang po ito akma, alam nyo mga kapatid, napapanahon din. Mga kapatid, napapanahon ko ito. No? While we wait for the blessed hope, this blessed hope is no other than the Lord Jesus Christ, mga kapatid, and also His glorious appearing. Kung ikukumpleto po natin yung text ng scriptures, mga kapatid, sa ating pong binasa kanina. Kaya, mga kapatid, salamat po sa inyo pong pag-anyaya
na maging speaker niyo po sa ngayon. Alam niyo po, kaya ko sinabi na ito po ay napapanahon. Ang daming mga hula at daming mga analysis na po ang ating nabasa at napakinggan kung kailan ba talaga darating ang ating Panginoon. At totoo lang, ang daming mga kwentong nakakatuwa, kwentong out of this world din. Alam niyo po ba yun? Kung kailan darating ang ating Panginoon. Alam nga nila, kung kilala niyo yan si Reagan noon, ng panahon ni President Reagan. Kasi di po ba, there's going to be a one world government. At yung mamumuno sa one world government na ito ay meron siyang code na yung kanyang pangalan, tatlong pangalan yan na may bilang na 666. Tingnan yung mga pangalan niyo mga kapatid. No? Baka meron ng 666 dito sa tagpong ito. Si Ronald, 6 yun ano, yung kanyang middle name is Wilson. At saka yung kanyang apelyido is Reagan. Akala nila noon si President Reagan ay siya na yung 666. Pero hindi po, nagkatotoo. Sino pa ang talagang sa kanilang mga pangalan na kumpletong 666? Pero alam nyo, hindi pa rin dumating ang Panginoon. Kailan kaya darating ang ating Panginoon, mga kapatid? At alam nyo, talagang ang ating attention ngayon ay nasa pagparito ng ating Panginoon. At alam nyo, like it or not, malapit na ang Panginoon. Not really because mayroong gyera ngayon sa Europe. Not really because dumating ang mga pagyanig ng lupa. O kaya meron tayo yung tinatawag natin na pagputok ng bulkan at iba pang mga klase ng mga sakuna. Mga kapatid, hindi po yun ang palatandaan na darating na ang Panginoon. Alam nyo, darating lang yung mga yon pag natapos na po yung rapture. Yan po yung turo ng ng salita ng Panginoon. Meron pa dyan. Yan po ang turo ng salita ng Panginoon that before the time comes, magkakaroon po ng rapture. At bakit ko po nasabi mga kapatid na malapit na po ang Panginoon? Alam niyo po ba na ang pinakadulo po ng lahat ng mga pangyayari ngayon ay tungo sa isang one world government? Alam niyo po, bago po dumating ang internet, bago po dumating ang social media, alam niyo, parang napakahirap isipin na talagang magkakaroon ng one world government kasi hiwang-hiwalay pa ang mga bansa. Hindi pa sila nagkakaugnay ngayon. Pero dahil sa internet, dahil sa social media, alam niyo po ba na magkakaugnay ang mga bansa na ngayon? Kaya kung halimbawa may mabubuong isang one world government, hindi na mahirap amunuan ang mundong ito. At pag dumating yung araw na yan, yung Antichrist na may pangalang 666, siya ngayon ang talagang maghahari sa mundong ito at pangungunahan ang gobyerno niya. Mga kapatid. Alam niyo sa ngayon, nung panahon namin ni Pastor Rosero, although mas nauna po sila sa amin ng ilang mga taon, alam niyo ang pinakamabilis na klase ng communication was hindi po yung PLDT na long distance. Bago po dumating yan, meron pang mas mabilis. Alam niyo po ba yun? Sino nakakaalam? Mga tabi ito, mas nauna sa amin. Alam niyo yun yung telegram ha? Bawat salita dyan, para kang barok nga dyan, di ba? One time, nung uwi yung mga magulang namin sa Mindanao, nasa Sambuanga sila. Nag-telegrama sila sa amin. Nakalagay doon, stay home, arrive Friday. Natanggap ni namin, no? Almost instantaneously. Ganun siya kabilis. Pero wala na ngayon ang telegrama. Dumating na ngayon ang long distance. Pero ngayon, akala natin nung dumating ang cellphone, no? Akala natin that's the latest technology. Pero sa totoo lang, nung natapos na ang 3310, 3316, ano pang dumating. Ngayon, meron kayong smartphone. Alam nyo, the wonder of technology today, mga kapatid, is that hindi mo lang natatawagan, no? Although common na ito, no?
hindi lang ito, hindi mo lang natatawagan at naririnig ng kanyang boses, kausap mo pa. That is something na noong mga ilang taon na nakalipas, napaka-imposibleng mangyari yan. And now it's already becoming a reality. Now, kung titingnan po natin ito mga kapatid, the world now is being prepared. The world now is being set for the coming one world government in which the Antichrist is going to rule the world. Kung saan mangyayari yan, halimbawa mga kapatid, kung sa Middle East man yan, alam nyo, hindi na mahirap para sa kanya na talagang pamunuan ang mundong ito dahil sa internet. Usap niya mga world leaders, harapan, makakapagbigay siya ng order, and he can execute punishment o kaya judgment. No? Napakadali, mga kapatid. Na noon, mga tawag ito, 20 years ago, even 10 years ago, or even much earlier, napakahirap isipin na talagang na posible talaga na ang one world government is going to happen. Pero ngayon, mga kapatid, hindi na imposible yan. Sabi po kanina ni Pastor, ano, tayo po ay nagtuturo sa university. Nagtuturo po tayo ng contemporary world. At alam niyo po ba sa mga kolehiyo ngayon dito, na nandito, isa sa mga subject yung sa kolehiyo is contemporary world. Ang pinag-aaralan dyan is globalization. Siguro narinig niyo na po yan. Ang ibig sabihin niyan, ang ating mundo ngayon ay napaka-interconnected na. Dati hiwa-hiwalay, hindi magkakakilala. Kung ano man ang nangyari halimbawa sa ibang bansa, hindi natin alam. Unless may mababasa tayo halimbawa sa newspaper na darating sa atin, o kaya kung kayo ay nanonood sa CNN, kung kayo ay nakahook sa CNN. Pero ang isang bansa halimbawa na malayo siya sa United States of America o kaya sa Europe, alam niyo hindi niyo malalaman kung anong nangyayari sa kabilang ibayo ng mundo. Pero ngayon mga kapatid, kung anong nangyari halimbawa sa Ukraine, sa Russia, sa ibang bahagi ng mundo, alam na natin. Why? Because of the internet and the social media. Dati hindi po totoo yan. Pero alam nyo mga kapatid, no, iba ang nakikita natin ngayon. No? Napakadali na ngayon, kung halimbawa sino man ang makapangyarihan na yan, na darating para pamunuan ang mundong ito, hindi na mahirap para sa kanya ang pamunuan ang mundong ito. At gagawin niya ang gusto niyang gawin. And that is the Antichrist. No? That's the Antichrist na talagang sinabi ng scriptures will be coming. No? Mga kapatid. Now, papunta na po tayo doon sa direction na yan. One world government. Because of the internet. Because of the social media. He can now control the world. World government. Kaya na niyang pamunuan. Kaya malapit na po ang ating Panginoon, mga kapatid. Ayo po ay pinagpala sa ganito pong theme sa ngayon dahil yan po ang ating tatalakayin sa ngayon. Yung nakalagay po dito mga kapatid sa verse 13, di ba? Looking for the blessed hope. No, sorry ma'am na ginamit ko po yung King James. Looking for the blessed hope and the glorious appearing of the Lord Jesus Christ, our Savior. Mga kapatid, dalawa ang ine-emphasize dito, although it refers to one and the same coming. And that is the Lord Jesus Christ. Pero yung blessed hope dito, ano bang ibig sabihin nito? Ano yung glorious appearing dito na sinasabi rin? Sabi nga nila, dalawang ano lang ito, parehas lang ito. Pero in fact, there is a distinction itong dalawang ito. Sorry, mapupunta tayo sa doctrine. And I'm sure sa inyong mga Sunday school, ito ay tinatalakay. Kaya medyo review lang po ito. Ano ba ang tinutukoy po dito na blessed hope? Hindi ba ito ang ating Panginoon? Ano yung glorious appearing dito? Hindi ba ito yung ating Panginoon? Pero kung titingnan po natin yung sinulat po ni Titus, mga kapatid, chapter 1, verse 2, anong nakalagay po doon? Anyone? Anong nakalagay po doon? Chapter 1, verse 2 of the same book. Titus. Anong sinabi po doon? In hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised beforehand. So yung ano po dito mga kapatid, the blessed hope is the realization. Ito po yung katuparan
ng pangako sa atin ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Yan po yung tinutukoy dyan na blessed hope. That hope is eternal life. Nung tinanggap nyo na ang ating Panginoon, mga kapatid, nag-umpisa na in fact kayo na mamuhay, na tawag ito, mamuhay sa buhay na yan, na buhay na walang hanggan, although you are still on earth. Pero pagdating ng araw na yan, mga kapatid, na dumating ang ating Panginoon, that will be the very official start, kumbaga, mga kapatid, na talagang meron na po tayo, o kaya pag-uumpisa na natin mabuhay, no, yung tinatawag natin na eternal life. Although, nung talagang tinanggap na natin ang Panginoon, talagang we start living already the eternal life, even if we are still on earth. Pero kumbaga, ano, the formal start, how will I say it? Nahihirapan ako talaga nagbigyan ito ng distinction, Pastor, ano? Ayan. Pero this is where yung tinatawag natin na tawag ito na matatamasa po natin yung buhay na walang hanggan when the Lord Jesus Christ comes. When Jesus Christ, who is our life, appears. No? Ayan, we shall also appear with Him. And so, ang gusto po natin sabihin po dito is that when Jesus Christ comes, mga kapatid, yung promise po sa atin ng eternal life will be fully realized. Sa ngayon, kasi alam nyo, experientially, parang, tawag dito, once we die, for example, pupunta tayo sa ano, ay yung ating katawan, pupunta sa lupa, babalik po dyan. Ayan. Tapos, after that, we shall be with the Lord. Yata, no? Because sabi ng Panginoon, that once we die, right away, yung ating kaluluwa at espiritu ay mapupunta sa ating Panginoon. And our body will return to the ground. No? Medyo nahirapan po ako na ano dito, no? I-simplify po ito. No? And so, it is in fact the very realization o kaya yung katuparan ng pangako ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan. And the other one is the glorious appearance. What makes it glorious, an appearance? Maning-maning na kanyang pagparito, mga kapatid. Alam niyo kung bakit ito glorious, mga kapatid? The only way that we can understand this is Philippians chapter 3 verse 20 and 21. Sino nakamemorize po niya? Philippians chapter 3 verse 20 and 21. Malala po ba natin? Anong sabi po doon? Our citizenship is in heaven, from which we eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be conformed to His glorious body. Mga kapatid, when Jesus Christ comes, mapalad ka kung kayo ay buhay pa. Pagdating ng ating Panginoon, that is in the rapture. Mapalad ka dahil, mapalad tayong lahat, mga kapatid. Dahil, alam nyo, kukunin tayo ng Panginoon at hindi naman tayo pwedeng pumunta ng langit na tayo ay nasa makalupang katawan. We have to be transformed. Kailangan itong mabago. Pero in fact, mas mapalad yung mga nauna na. Alam nyo po ba yun, mga kapatid? Mas mapalad yung mga nauna na. Nagigingin na ikalim, na itanong. Kahit na kinain na sila ng lupa, pero alam nyo, sabi ng Panginoon, when Jesus Christ returns, He will transform ourselves, our body, into a glorious one. Yung katulad ng kanyang katawan. Alam nyo, ang ating Panginoon, nung siya ay nabuhay, di po ba? Nagmi-meeting, nagkakaroon ng pulong-pulong yung kanyang mga disipulo, kanyang mga apostles, and then all of a sudden, bigla na lang nagpakita ang ating Panginoon sa kanilang kalagitan. Nakala nila may mundo. That's the kind of glorified body. Wala siyang limitations. Just like the Lord Jesus Christ. Ano mangyayari, mga kapatid? Hindi nyo kayang ipaliwanag yan. Ako rin hindi ko kaya. Not even science can explain that. How can a body already eaten up by worms, if not eaten up by earth, or by the ground, or by the soil, that almost absolutely nothing is in there already that is left. Wala nang natira. Kinain na nga eh. And how can a body again be created out of nothing? And it's still the same you. Alam nyo, in the Old Testament, kung kilala po natin si Job,
chapter 19. Alala niyo po yung sabi niya? No, ang tagal na nun, yung panahon ni Job, panahon ni Abraham yan. Although he was talking about a different resurrection, pero alam niyo, just to illustrate, sabi niya, diba, I know that my Redeemer lives. Uy, alam niyo, magandang magiging memory verse yan, no? I know that my Redeemer lives. And he shall stand at last on the earth. Alam niyo kasunod? No? He will stand at last on the earth. Sabi niya, and though my skin is destroyed, this I know. Tingnan niyo mga kapatid, this I know, that in my flesh, I shall see God. Ang ganda ng pagkakasabi niya mga kapatid. Biro niyo, alam niya na kahit kinain na ng lupa ang kanyang katawan, ang kanyang tabito, balat, wala nang halos natira. And yet, sabi niya, I am going to see God in my flesh. He's talking about a resurrected body. That was during the time of Job. Panahon ni Abraham pa yan. Mga kapatid, and yet, no, yan ang kanyang nakikita. And alam niyo kung idudugtungan pa natin yung verse na yan, sabi niya, di ba? Na sabi niya that, I shall behold him with my own eyes and not with another's eye. And how much that his heart yearns within him. Hindi ko alam kung anong translation, paano tawag dito yung translation niyan, pero ibig lang sabihin niyan that there is a sort of unexplainable excitement within him na darating yung panahon na yan. Pero sorry na lang si Job, mga kapatid, bago niya makita yan, bago yan ma-realize, tayo munang mauuna. Ayaw munang mauuna, mga kapatid. So kahit na noon pa yan, no, yan ang talagang mininiki at talagang yan ang kanyang pinananabikan na mangyari. Pero mga kapatid, sorry na lang talaga si Job dahil meron pang mauuna kaysa sa kanya. Tayo po yun. Kaya medyo extended pa ng konti. Subukan niyo pong basahin po yan during the time of Job. No? I know that my Redeemer lives and he shall stand at last on the earth. Though my skin is destroyed, this I know that in my flesh I shall see God. What a beautiful... Tingnan niyo, this I know. He's very confident. Alam niyo, tayo rin dapat, no? Very confident. Talagang... Kainin man tayo ng lupa when we die. That's where we return. Diyan tayo ng galing. Pero the most beautiful thing that will happen, mga kapatid, is when Jesus Christ comes, inain man tayo ng lupa o ng pating, kung halimbawa lumubog yung barko nating sinasakyan, o sinong kumain pa sa ating mga kapatid, it's not impossible for God to create a body that is exactly us. Kaya alam nyo, hindi ako na-insecure kahit nang tingin nila sa akin is nagdakal tiyan ko. Magsaksak sinagol ako mga ano. Minsan nakaka-tawag dito, nakaka-insecure na, lalong-lalo na insecure ako pag nakikita ko si Pastor Rosero, si Brother Ed, tsaka si Brother Tony. Wala silang mga tiyan. No? Pero ako, ang laki-laki. Kaya is time na makikita kami ni Pastor Rosero, eh, minsan kinakantsawan ako niyan. Lagi niya hinahaplos ang aking tiyan. No? Ang sabihin niya no, either malakas tayong kumain o simple ang ating mga maybahay ay magaling mag-alaga o simple dahil sa trabaho natin. Ano, dahil maghapon po tayong nakaupo dahil online po yung mga classes natin. Pero alam niyo mga kapatid, I am very confident that when the Lord gives me that resurrected body, it will be the kind of body that is perfect. And I'm sure ganun din po kayo. Kung malaki man ang tiyan ko, hindi ko alam mga kapatid. But I know, it will be a perfect body. Yan. Kaya yung mga katulad ko na malalaki ang mga tiyan dyan, mga kapatid, mga nanay, mga kapwa, mga kalalakihan dito, at sino pa. Wala kayong dapat pag-alala kung ano ang inyong figura sa ngayon. Temporary lang yan. Mabalik yan sa lupa. The Lord, when He returns, it will be the kind of body that is perfect that He will give you. Kaya kung ano man ang itsura natin ngayon, mga kapatid,
pagsikapan natin na tayo ay magiging kasangkapan ng Panginoon, because the Lord can use you whatever your appearance is, fat or slim, muscular or no muscles at all. The Lord can make use of you in your life, mga kapatid. That is about yung pagdating po ng ating Panginoon. Yan ang gagawin niya. Kaya yun yung glorious appearing. Glorious because the Lord really is glorious. Pero along with that glorious appearance, really is our glorious resurrection. Can you imagine at that time, no graves will be open? Kapagdarikmat mo sa Ilocano, sabi diba? Kapagdarikmat, in the twinkling of an eye, we shall be changed. And the dead in Christ will rise. And together, we shall meet the Lord in the air. And so together, we shall be with the Lord forever. What a blessed truth and promise to us, mga kapatid. So yan po yung pinakabuot po ng tema po natin na bless while we wait for the blessed hope. That's our hope, mga kapatid. Now, ang tanong po natin ngayon, mga kapatid, is that ayon po sa ating tema, diyan na po at inaayos ko po ang aking outline. And bigyan niyo po ako ng siguro mga 20 or 30 minutes more para po tapusin ang ating pong introduction. Ang ating pong mensahe po sa ngayon. Sabi ko nga po kanina, it doesn't have to be, in order for a speech to be immortal, it doesn't have to be eternal, mga kapatid. So ngayon, ang tema po natin is, while we wait for that blessed hope. Ano ang dapat natin gawin ngayon, mga kapatid? So what do we do now, while we wait for the blessed hope? That's the real question today, mga kapatid. I really appreciate and admire either Ma'am Bing or Pastor Rosero ang gumawa po nito, pero hindi nyo po ako pinahirapang mag-prepare, because sabi po dito, while we wait for the blessed hope, the question really is, what are we going to do while we wait for that blessed hope? And the answer to that is also here. Makikita po natin dito sa ating pong binasa. First, mga kapatid, is found in verse 12. Ang ating pong text. Diba? Sabi po dyan, verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. So while we wait for the coming of the Lord Jesus Christ, our blessed hope, mga kapatid, so anong gagawin po natin? Keep living a godly life. In other words, keep yourself pure. Hindi pwede, mga kapatid, habang po tayo naghihintay, either tayo po ay ambay o wala po tayong ginagawa, at okay lang po na pupunta tayo ng church, pero alam niyo, mga kapatid, that is not exactly what the Lord wants us to do while we wait for Him in His coming. Lalong-lalo na, mga kapatid, di po ba sabi dyan, soberly, righteously in this present age. You know what kind of age that we have today? Anong klaseng panahon meron tayo, mga kapatid? Anong klaseng panahon meron po tayo ngayon? Sa Bible, anong sinasabi po dyan? Galatians chapter 1, verse 3 po yata yun. Diba? That the Lord, the very reason why the Lord Jesus Christ came to save us and to deliver us from this present evil age. It's evil age, mga kapatid. And what makes it evil, mga kapatid? Well, sabi ng 2 Corinthians chapter 4, diba? The God of this age, which is Satan, has blinded their sight. Mga kapatid, Ephesians chapter 2 says the same thing. Talagang ang sa mundong ito, ang talagang pinagaharian ngayon ay talagang yung kampon at espiritu ng ating kaaway, and that is Satan, mga kapatid. Siya ang nagahari ngayon dito. Siya ang nag-dominate ng mga
world governments, mga world leaders, mga kapatid. Pero I'll tell you what, mga kapatid, what makes it evil this time, alam niyo po ba, mga kapatid? Are you thankful na merong internet sa ngayon? Mga kapatid? Are you thankful na may internet sa ngayon? Salamat po ba tayo o hindi? Oh, huwag naman kayong ano dyan, huwag na kayong tawag dito. Let's get real, kumbaga, no? Huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Lahat tayo, ang laking ginhawa kaya na may internet, di po ba? Yes! Ay nako. Alam nyo, kung mayroong tawag itong dumating ang pandemic, mga kapatid, 20 years earlier, wala pang internet noon, mga kapatid. Can you imagine, paano tayo magkaklase? Hindi kayo magkaklase. Lahat tayo, no, nasa ating mga tahanan, hindi pwedeng lumabas. Pero hindi naman pwedeng hindi tayo magkaroon ng klase. Pero buti na lang, no, dumating ang pandemic, mga kapatid, merong internet. Kaya pwede tayo mag-online. Yan. At ang online na yan, natural. Hindi lang mga bata ang nagkaklase. At yung mga nanay. At, well, kami rin, no, sa college. At alam niyo, we cannot start to imagine ang klase ng buhay meron tayo kung walang internet. Maganda ang dulot ng internet. Pero mga kapatid, meron po tayong warning. Ang internet din ay hindi rin maganda. Minsan ginagawang kasangkapan din yan ng Diablo upang maghasik ng kasamaan sa internet. At hindi lang ang mga non-Christians ang binibiktima, pati rin ang mga Christians nagiging biktima rin. Paano sila nagiging biktima? Mga kapatid? Isa nga sa church, di ba? Pag dala-dala ang cellphone, akala natin, ano? Talagang nagbabasa rin ng scripture sa kanilang mga Bible. Akala natin na talagang tumatango dahil nababasa nila yung sinasabi ni pastor sa scriptures. Pero sa totoo lang, ano? Nasaan kayo? Nag-Facebook. Kung hindi nag-Facebook, nasaan? Alam nyo, young people and all of us, it's a precious time that you have when you are in church. Every minute of that should count in the learning and getting to know the Lord. It will be a great time for you to listen to your pastor as he teaches and preaches the Word of God. Alam niyo sa salita ng Panginoon, sabi ni Moses, di ba? The law of Moses are not just simply words. They're not just simply write-ups. Kung ako nagkakamali, chapter 30 yata yun. Pakicheck nyo na lang po mga kapatid. When Moses was saying, no, na dapat talagang aralin, i-meditate ang salita ng Panginoon because these are not just words. These are your life. Kaya sabi, di ba, ng ating Panginoon, di ba? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the word and from the mouth of God. And so, kung kayo, halimbawa, ay exposed throughout the week, sa TV, sa YouTube, sa social media, all your life throughout the week, nandyan kayo, nakahook kayo sa internet. Wala kayong spiritual wala kayong spiritual connection. Wala kayong spiritual absorption, mga kapatid. Kakaisang araw lang yan, and that will be Sunday. And para sa isang Christian na talagang gustong pakainin ng kanyang espiritu at ang kanyang kaluluwa ng salita ng Panginoon, every minute that you are in church, count the most. At huwag gagamitin kahit saan habang nakikinig kayo halimbawa sa mensahe ng pastor dahil siguro paulit-ulit na lang si pastor ang nakikinig, napapakinggan natin. At siguro pati na rin yung mga messages, mga kapatid, medyo paulit-ulit na rin. At talagang medyo nakakasawa na siguro pakinggan. And so, you divert your attention. Okay. No, nandiyan ang inyong mga cellphone. Okay. Sige. Diyan kayo pupunta. Bibiyahe kayo. No, paalis sa inyong kinalalagyan. Mga kapatid, no? You are losing
that precious time that you should have been able to spend it to the Lord. Maganda ang internet, pero hindi rin maganda. Ang laking oras ang ninanakaw niyan sa inyo. Kaya dapat bantayan ninyo. I am also guilty once in a while. Pagod din po tayo kung minsan gusto natin mag-relax, natural. Ang daming mga entertainment dyan. Pero alam niyo kung minsan, hindi natin namamalayan. Ilang oras na pala ang ginugugol natin na nag-Facebook. Dapat meron kayong ginagawa na mas kapakipakinabang kesa kayo ay nag-Facebook. Hindi lang yun, no, mga kapatid. Minsan nga, di ba, pag kayo ay nag-browse ng inyong mga pages na ganyan, may nakikita kayo na, nati-TikTok, di ba? At alam nyo, it's very disturbing. It's very disturbing, lalong-lalo ng mga young people, may mga kababaihan, kung sila ay makapagsayo doon, di ba? Tingnan nyo ang kanilang kasuotan. Tingnan nyo ang kanilang kasuotan, and it will tell you, mga kapatid, it's not godly. If there is anyone among you who are Christians, especially mga young people, at pag kayo ay nagti-TikTok, tapos kayo ay sumasayo doon, tapos ipinapakita ninyo ang inyong mga puso, ang inyong mga katawan, ang hubog ng inyong mga katawan, you know what, there is something wrong with you if you're doing that. You know why? Ano ang turo ng Panginoon tungkol sa ating mga katawan? 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20, what does it say? Anong sinabi dyan? Diba? For you, sabi niya, are you not aware that you are the temple of the Holy Spirit? For you are brought for you are bought with a price. Diba? For you are bought with a price and you are not your own. So glorify God in your body and in your spirit which are God's. Anong ibig nating sabihin dito mga kapatid? Young people, don't you ever say that your body belongs to you because it belongs to God. At sinabi po dyan that your body is the temple of the Holy Spirit. Alam niyo po ngayon sa university, meron po tayong nagadayo yung may isang masidagakbasi. Bawat kahit Ilocano. And andyan si Brother Dennis and his dear family. No? Galing pa yata sila sa Dingalan. Welcome, my Brother Dennis. Sila po ay kasama po natin sa Baguio. Alam niyo, meron po tayong sa mga universities ngayon, meron tayong tinatawag na feminism. Familiar po kayo sa feminism? Mga feminist movement. Isa sa kanilang mga turo, no, at talagang ginagayuhan nilang mga kababaihan sa kanilang turo is that, no, their body belongs to them. Yung kanilang katawan ay talagang pag-aari nila. Alam nyo, napaka-harmless na klase ng turo. Pero alam nyo ang ibig sabihin niya. Pag kayo ang may-ari ng inyong katawan, pwede nyong gawin ang gusto nyong gawin. Wala kayong pakialam kahit anong sinasabi ng ilan at ng ating lipunan. Katawan ko ito. Kaya kung halimbawa ang babae nabuntis, at ayaw nyo itong malakihin, iba gusto nyang i-abort. Para sa kanila, okay lang yun. Katawan naman nila ito. We don't let the law, the society, or even God dictate to them what they should do with their body. Kaya para sa mga feminists, okay lang ang abortion. Kasi katawan naman nila yun eh. They call it freedom of choice. Pero mga kapatid, sa atin mga Christians, our bodies don't belong to us. Our bodies belong to God because we are bought with a price. And that is the blood of the Lord Jesus Christ. So if you're a Christian, that should be your thinking. Your body does not belong to you. It belongs to God. So therefore, use your body as an instrument to serve God and be a blessing to others. Huwag niyong gagamitin niya na mag-TikTok at halos hubad na kayo doon. That's not glorifying to God, I tell you. Tapos pupunta kayo sa church, maglilid kayo ng singing, at mag-prayer meeting kayo, at akala nyo talagang napakahuli, you are not glorifying God in that manner. And that's the teaching of God when it comes to our body. We are the temple of the Holy Spirit. We have been bought with a price. Our body
does not belong to us. It belongs to God. So therefore, sabi ni Paul, diba, that we should glorify God with our body and our spirit, which are God's. Sabi ng Panginoon, no, dito sa binasa natin, no, keep yourself pure. Even if there is such a pressure for us to really conform to our friends. Dahil talaga ngayon, no, ang lakas talaga ng hatak ng mundo, ng ating mga kaibigan. Pag sinabing mundo, mga kapatid, it's not really the physical world. It's the people. No? Your friends, your associates, your co-teachers, your co-employees. This is the world. E alam nyo, no? Alam nyo, minsan, ang hirap talaga, ano, no? Ang hirap talaga kung minsan say no. Anong lalo sa ating mga kalalakihan, di ba? Minsan, di ba? Ayaya na halimbawa na lang na huwag uminom, akay na uminom, pakonti-konti lang. Pero pag na-opisa na niya, hindi na lang pakonti-konti yan, mamaya pakonti-konti container na. Hanggang nalulong na tayo. Saan pa nag-uumpisa yan, mga kapatid? The Lord meant for you and me, live a godly and holy life. Why? Because He wants to use you and me to be a blessing to others. Kasi kung hindi kayo, kasi kung hindi ganyan ang inyong estilo, mga kapatid, tapos gusto nyo halimbawa, ano, mangaral sa kanila, mga kapatid, wala. Sinong ay timamati kanya? Sinong maniniwala sa inyo? Nagpapadate yung madlaan. Agaamuta yun. Sorry, nag-Ilocano po, pero I hope na maintindihan niyo po yung ano niyan. Yan, mga kapatid. So, unang ano po dyan, mga kapatid, unang punto po natin is that while we wait for the blessed hope, ano ang dapat ginagawa po natin? Anong pinagkakaabalahan po natin? Malinaw po sa ating binasa that we should keep a godly living. Yan, mga kapatid. Again, keep yourself pure. The very reason for that, mga kapatid, para po tayo ay magiging kanyang kasangkapan ng kanyang biyaya sa iba. Dahil tayo, because we are keeping ourselves pure. Secondly, mga kapatid, while we wait for the blessed hope, keep your eyes on Jesus, our blessed hope. Sabi po dito sa ating ano, sa ating sa NIV, while we wait for the blessed hope. No? Pero alam nyo, sa ibang translation, in New King James Version or King James Version, sabi po doon, looking, medyo literal, ano? Looking at the blessed hope, or looking for the blessed hope and the glorious appearing of our Lord Jesus Christ. Let's fix, no, our eyes on the Lord Jesus Christ. Let's not get distracted. Alam nyo, nagturo din po kasi tayo. Alam nyo, nung nagturo po kasi tayo sa St. Louis University for 17 years. Nung tinanggal po tayo dahil dumating po ang K-12. Hindi na po ako nagkaso, hindi na po ako nag-file ng case against SLU. Hindi na po ako sumama. And so, ang ginawa ng Panginoon, He opened up the door of Philippine Military Academy. Nagturo po tayo doon ng dalawang semesters. Alam niyo sa mga na-observe ko doon, mga kapatid, alam niyo yung sa may mess hall nila, panahon na ng kainan ng mga ano, ng mga kadete, ang iingay nila. Kahit i-YouTube nyo yan, makikita nyo, ano, iingay talaga nila. Talaga, ang ingay talaga, mga kapatid, kahit sa gupalo pa ng filming, maririnig mo sila, ang ingay talaga nila. Alam niyo, may dahilan para kung bakit kailangan maging maingay sila. In the midst of chaos and noise, mga kapatid, no? The cadets are being taught to remain focused. Kung may order halimbawa from their tawag dito, ano ba yung upper class, mga upper class nila, dapat nakaready silang makinig at dapat alam nilang makinig kahit na ang ingay. Kasi pag may halimbawa kaguluhan, mga kapatid, at silang inaasahan halimbawa na talagang magsasaayos ng lahat ng bagay, paano nila gagawin yan kung hindi sila marunong makinig at talagang mag-recognize ng utos sa kanila from their upper class men. Na kahit na maraming ingay dyan, talagang alisto ang mga kadete na talagang tumanggap na kung ano mang utos na ibibigay sa kanila
ng kanilang upper class o sino man ang magbibigay sa kanila ng utos, mga kapatid. So in other words, the lesson there is, in spite of the noise, in spite of the chaos, remain fixed on what you should be. Concentrate on what you should be. In that time, no, sa tawag dito sa mess hall ng kadete. Alam niyo, mga kapatid, no, minsan ang dali talaga nating madistract. Dali nating mawala sa focus. Let's fix our eyes on the Lord Jesus Christ, the blessed hope, mga kapatid. Now, sa atin pong ano, sa atin pong bilang karagdagan po diyan, mga kapatid, no? Alam niyo po ba na isa sa mga bagay na may mga kapwa tayo, mga mananampalataya na hindi po nagpapatuloy ay minsan dala ng kahirapan. Dala ng marami pang mga kapagsubukan na kung minsan itong naging dahilan na hindi sila nagpapatuloy sa paglilingkod. Maalala ko nung ako ay na-intern sa Lalapak noon. May isang Sunday na halos wala akong agapakinig para sa Sunday school and later on sa message po natin mula sa salita ng Panginoon. Lalong-lalong akong panahon ng tag dito, panahon ng kagulan. Di ko nada ngayon nga agraup. Ang agraup sa Tagalog? Magtanim ng palay. Kasi mga young people, even yung mga members, talagang mag-absent talaga sila sa church para lang talagang magtanim ng palay. Ganun na naman sa kalabasan. Diba hindi na bumabalik? Mga kapatid. Because sometimes of poverty that or even sufferings of the present age na kuminsan nagiging dahilan para hindi sila magpatuloy, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Isa sa mga bagay na pwedeng mag-distract sa atin is yung nasabi ko na kanina is yung kahirapan sa mundong ito. Kanina sa church, pinag-uusapan lang po namin ang magkano na bang 1 kilo ngayon ng sibuyas? Hindi pa ba bumaba yan? Bumaba na ba? Tapos ang sumunod yata itlog ngayon. Hindi ko alam kung anong sumunod pa na iba, talagang tataas pa, mga kapatid. At talagang may crisis. No? At dahilan ba yan para tayo ay hindi na nakatuon ang ating pananaw o paningin, mga kapatid, sa pagparito ng ating Panginoon? Just like Job, pinananabikan niya ang pagdating ng agito when he is going to be resurrected. Pero alam niyo, mga kapatid, nung isang bagay sa ano na talagang itong pinananabikan natin yan. Minsan sa church, no? Sa church sa Baguio, minsan naging biruan na namin na magiging health conscious tayo, pero minsan we defy, no? Yung tawag dito, mga health instructions ba? Ang tawag dito. Para manatiling healthy living. Pero minsan, may sutil tayong kapatid doon na si Brother Dennis, sabi niya, no? Ano kang tupay ngayon? Mapanlangit, no? Agan-anad ka, tikan ka lang. Also, biruan lang po yan, no, mga kapatid. Pero totoo nga naman, ano? If you want to really, if you're really homesick with Jesus, talagang gusto na natin talagang makita ang Panginoon. Pero may mga bagay na kailangan na tayo i-consider. No? Pero the thing is, let's not get distracted, no, with the things of this world. Things that are really going on around us upang sa ganoon ang ating paningin sa ating Panginoon ay talagang ma-divert and we get distracted. Isang bagay pa na pwedeng makapag-distract sa atin, mga kapatid, ay materialism. Pag sinabing materialism, ito po yung klase po ng kaisipan at filosofya, sabi nga natin. Talagang pinaka-importante sa buhay is material riches. Ilan niyo po ba yung si Dimas dito sa 2 Timothy chapter 4? Ilan niyo po ba yan? Gusto pa siyang ipakilala sa inyo kung hindi niyo pakilala. No? Tingnan po natin sa 2 Timothy chapter 4 para ipakilala ko sa inyo si Dimas. Sabi po dito, 2 Timothy chapter 4, verse 9, be diligent to come to me quickly. Verse 10, for Demas has forsaken me, having loved this present world, and has departed for Thessalonica.
si Demas according to Colossians chapter 4. Kasama ni Pablo yan. Kasama ni Pablo yan na nag-evangelize, nagba-Bible study. He was debating as well with the enemies of the cross of the Lord Jesus Christ. Kasama ni Apostle Pablo. Pero at one time, di ko alam kung ano nangyari. Hindi na nagkwento si Apostle Paul. Pero sabi niya, di ba, Demas has forsaken me because he loved this present world. He has gone to the world and left the ministry. He left the Apostle Paul. Mga kapatid, I hope okay lang naman, no? Na talagang kailangan talaga nating kumayod. Kailangan talaga nating mag-work. Dahil kung hindi tayo kakayod, mga kapatid, at wala tayong dadaling pagkain sa mesa, kasalanan din sa Panginoon yan. Totoo po yun. Ako rin, kaya rin tayo nag-work. No? Tayo rin lahat. Pero kung ang buhay po natin is already too much absorbed into getting rich and acquiring more riches, and wealth and riches after another na hindi na kayo nakukontento. At sana mabuti naman kung generous din tayo na nabibigay sa church, mga kapatid. Pero if that is already your preoccupation, you better check yourself. You might have already been eaten into the philosophy of the age, which is materialism. Again, sinasabi ko po, hindi po mahirap, ay hindi po masama, at hindi po kasalanan na tayo ay magbanat ng guto, to work hard, to earn ang tuition fee ng mga bata, pagkain sa mesa, magkaroon ng konting savings, wala pong masama to doon. Ang hindi po nakakatawa dito, mga kapatid, to the extent na hindi mo na naasikaso rin ang buhay spiritual mo, hindi ka na rin nag-church, hindi ka na rin nagbabasa ng scriptures, hindi ka na rin nag-attend ng meeting, and pagdating sa usapin ng ministry, wala nang lasa sa iyo. Ang may lasa sa iyo ay kung ano at magkano o ilan pa ang may dadagdag mo sa earnings mo, sa savings, na kung tutusin, hindi ka naman nagkukulang. Well, I may be exaggerating, mga kapatid. No? Perhaps, siguro sabi ni Demas, wala akong makukuha dito sa kasusunod ko kay Pablo. Pamilyado rin akong tao or anything for that matter. Finally, no, he gave up. Iniwan niya si Pablo and he went to where he went. Mga kapatid, he was distracted away from the main thing of living, which is the Lord Jesus Christ. Alam niyo, no, marami din tayong naging kakilalang ganyan. No? Mga inidulo pa natin pagdating sa gawain sa Panginoon. Pero nakakalungkot na hindi sila nagpatuloy because they went after the philosophy or the thinking of this age, which is materialism. Check po natin ating mga sarili, mga kapatid. Baka mamaya ang ating affection is already going after materialist thinking of the age rather than what is godly and what is pleasing, and what is profitable, and what is edifying, both to you and to the members of the body of Christ, if not our church, mga kapatid. Lastly is, sabi nga natin, ano, while we wait for the blessed hope, ano ang dapat natin gawin? Una is to keep yourself pure by keeping your, keep living a godly life. Pangalawa, keep your eyes fixed on Jesus as the blessed hope. And thirdly, mga kapatid, keep your zeal for God's work or ministry. Saan natin makikita yan? In the verse 14 ng text po natin. Ano nakalagay po doon, mga kapatid? Verse 14, sabi po dito, no? Who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Alam niyo yung salitang zealous? Yung salitang masigasig is even an understatement, mga kapatid. It does not exactly translate what is the real sense of the word zeal. Alam niyo, in the Old Testament, merong isang tao dito na talagang sobrang nagmamahal sa Panginoon.
sa sobrang zeal niya sa Panginoon, yung pagiging sigasig niya, alam niyo meron siyang ano eh. Sino bang pangalan? Eliezer yata ang pangalan nun eh. Paki-remind niya ako, nawawala na ako. Ma'am, baka... sa ano yan eh? Merong isang tao dyan na sabi ng Panginoon kasi sa kanila through Moses na huwag silang makikipagrelasyon, not to take wives out of the daughters of the people in Moab at the surrounding nations. Pero yan mismo ang kanilang ginawa. Hindi lang siya nakipagrelasyon. Kinuha niya pa mismo yung babae na yan. Sorry ladies, no? Kinuha niya pa yung babae niya at nilagay pa mismo sa kanyang tent. Naggalit sa kanilang Panginoon. And the Lord started to punish them. And the Lord started to send them plagues. O kaya salot. At ang dami nang namamatay sa kanila. Dahil sabi ng Panginoon na talagang tanggalin ang taong yan. Alam niyo, may isang tao na talagang because of that zeal for God, pinuntahan niya talaga mismo yung taong yun at talagang kasama ng kanyang babae, talagang sinaksak niya, and they died. And the Lord's anger was lifted. That's the kind of zeal. God. Si Pablo rin, ganyan din ang kanyang zeal. No, yung kanyang pagiging masigasig sa Panginoon. Akala niya he was doing God a favor. He persecuted the Christians. He arrested them. He killed them. He murdered them. Kaya diba sabi niya sa kanyang sarili, diba, the chief of sinners. And he was thinking really that he was doing something God a favor. Pero actually, he was wrong. And he had that zeal wrongfully placed. Pero nung siya ay binago na ng ating Panginoon, no, diba, sabi niya, I am that I am because of God's grace. Pero sabi niya, sa lahat tayo na talagang naglilingkod o tumanggap sa ating Panginoon, we should keep that zeal for good works. Pag sinabi good works dito mga kapatid, hindi yung mga good works na tawag dito parang ginagawa ng mga politicians. Pag sinabing good works, alam nyo sometimes in the writings of Paul, it means the ministry. It talks about the ministry. Mga kapatid, in other words, let's keep the zeal for God's work. Kumusta ang ating mga panlasa pagdating sa araw ng Linggo? Are we excited to get up in the morning? Get dressed up? Have your breakfast? And then get ready for church. In fact, bago yan, dapat ginagawa natin the night before. Pinoprogram na natin ang isip natin na tayo ay matulog ng maaga para kinabukasan, maaga rin tayong magigising para maghanda para sa church. If you're a Christian, that should be your thinking. That should be your frame of mind. That if you keep getting up or keep staying up late, mga kapatid, I don't think that is profitable. And I don't think that's being zealous for God's work. For God's work. Alam nyo, nung nakaraan na youth camp namin, yan ang ano namin, yan ang team natin, di ba? Gen Z. Generation Z. Talagang masigasig. I hope, young people, you keep that zeal for God. Paul says over and over again that we should keep that zeal while we wait for the coming of the Lord Jesus Christ. Anyone please open up in the book of 1 Corinthians chapter 1 verse 7 ba yun? Pakitingnan nyo nga, anong sinasabi dyan? Gusto kong marinig din na may magbasa, kung pwede. Sino bang pwede magbasa? Umpisa nyo na kahit ano, sa verse 6 and then 7 and then 8. Anong sabi po dyan? Sino ang pwede magbasa? Yung medyo malakas-lakas ang boses. Verse 6, gaya ng pinagtibay sa inyo ng patotoo ni Kristo. Verse 7, ano ba't kayo'y hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay ng pahayag ng ating Panginoong Hesukristo? Verse 8, na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya dyan na hindi kayo nagkulang sa kaloob. Sa English kasi yan, you are not behind in gifts while waiting or eagerly waiting for the Lord Jesus Christ coming.
So anong ibig nang sabihin niyan, mga kapatid? Habang tayo ay naghihintay sa ating Panginoon, dapat nagpapagamit tayo. Anya? Gamit ang mga gifts na binigay niya sa atin. Pag sinabi po natin gifts, mga kapatid, these are, using the definition po ng isang kapatid sa Baguio, no? These are God-given abilities. Kung tinanggap po natin ang ating Panginoon, mga kapatid, hindi lang yung Espiritu ang kanyang nilagay sa atin, also yung kanyang pagmamahal. He poured it out into our hearts. That's Romans chapter 5. Mga kapatid. Pero alam nyo, isa pang bagay na ginawa ng Panginoon, maliban sa sineliyuhan tayo, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Binigyan tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan so that we are already cleansed before God. Pero alam nyo, that one thing also that the Lord gave to us when we received the Lord Jesus Christ is that He put into us some gifts. Hindi yung some gift, ano? So some gifts, salba yun. Pag sinabing some gifts, ito yung mga kakayahan na ibinigay sa atin ng Panginoon para kayo ay isang member niya ng kanyang katawan na hindi kayo maging tambay, na wala kayong ginagawa, mga kapatid. All of us are members of His body at may kanya-kanya tayong gampanin sa kanyang katawan. Hindi pwedeng lahat tayo ay magiging kamay, magiging paa, may kanya-kanya tayong mga gawain at tungkulin. At hindi rin pwede na isa sa mga katawan natin ay walang ginagawa. All of the members have to be doing something for the body. Sabi dito, maliwanag, mga kapatid, di ba? Na hindi tayo nagkulang. Ang Panginoon, hindi siya nagkulang na magbigay sa atin ng ating kakayahan. Sabi nga ng Romans chapter 12, verse 6 and 7, having then gifts, differing, kalimutan ko na yung pagkasabi, having then gifts, binigay sa atin ng Panginoon. The next word that the apostle Paul says, let us use them. Kaya kailangan, mga kapatid, no, i-discover ninyo kung ano talaga ang inyong kakayahan. Hindi kayo pwedeng maging, kung talagang hindi nyo calling na maging pastor, huwag nyo ipagpilitan, mga kapatid. You can be most useful in some others that the Lord can empower you. Now, alam nyo, bago po ako magtapos, nung anniversary po natin sa Baguio, meron po tayong naging isang speaker doon na mismong bayaw ko, no, kasi pinsang buo ni Mrs. Siya po ay talagang diehard, ikandado, sarado, na hindi Katoliko, mga kapatid, Pentecostal. Sorry, ano, nothing personal to the Pentecostal. Talagang ang description niya sa kanyang ano, sa kanyang pinanggalingan na movement is shake, rattle, and roll. Ganun daw sila sa Pentecostal. Pero nung nalaman niya ang grace doctrine, mga kapatid, hindi niya halos makapaniwala that he really had to change course or direction. So hindi ko na po kailangan i-detalye, sana may pagkakataon na maimbita natin po siya at siya rin po mismo mapakinggan niya. And napakasipag niyang ano, manggagawa ng Panginoon. And so alam niyo, ang just to cut the very long story short, habang kinakausap ko sila at nagkukwentuhan kami, sabi niya that after yung ano yung event doon sa church, no, pupunta pa sila sa 2D, meron silang ministry doon, and after that pupunta sila sa Felix. Abiro kong sinabi, isurot takmat ah, isama niyo naman ako. Sabi ko kanya, yes, sabi niya, umay ka sa Ilocano. Halika. Tapos, may karugtong pa yung biro ko, sabi ko, pero pag pupunta ako, hindi pwedeng wala akong gagawin. So, kung may gagawin ako, mag-invocation, huli yun lang nasa isip ko, pero binigay niya ako ng hindi lang invocation, gusto niya ako maging speaker o lecturer. Ay, nako, sabi ko, ito na nga ba, ano, pag nagbibiro tayo. So, tinanggap ko, mga kapatid. Pero hindi po yun ang ating kwento. The thing is this, nung punta na kami doon, no, sa Felix, 1.5 hours drive na from Baguio, alam niyo yung kanyang, ano, yung kanyang team, yung kanyang ministry team, bago ako binigyan ng pagkakataon na magsalita at pakilala, yung kanilang song leader, alam niyo, mga kapatid, hindi ako makapaniwala, is a lawyer. Can you imagine that? Ngayon lang ako nakakita ng isang song leader
sa ganyang klase ng gawain, a lawyer? Dami kong pakilalang mga lawyers, mga kapatid, at kasama rin sa pagtuturo. Alam niyo, pagdating sa usapin ng religion, o kaya tungkol sa ito, religious activities, ay naku, para sa kanila, walang kwenta yan. Ginagawa nilang katatawanan yan. And yet, here is a member of a ministry team, mga kapatid. She is a lawyer. And yet, leading a song leading in a ministry. Relax. Alam niyo, ang isang lawyer, napaka-demanding ang trabaho ng isang lawyer. Alam niyo po ba yun? If you have a client, ang pinakatrabaho ninyo is magbasa ng jurisprudence, batas, other evidences, paghandaan kung anong strategy halimbawa ang gagawin para sa depensahan ang kliyente sa korte. Yan ang dapat kumakain ng kanyang oras. And yet, despite such a demand, I cannot believe my eyes, she is there leading the singing as a lawyer. E alam niyo mga kapatid, walang dapat gumagraduate sa gawain ng Panginoon. Kahit tumanda kayo, kung kayo ay naturuan halimbawa na mag-song lead o mag-lead ng Bible study, o ano mang gawain na binigay sa inyo ng Panginoon sa inyong church, huwag niyong gawin na, ay, no? Dahil tumanda na kayo, naging professional na kayo, dapat yung younger generation someone, well, that's a valid reasoning, pero you know what? Tapos sasabihin mo na wala ka nang gagawin kasi let the others do it, mga kapatid. That's a wrong thinking because tingnan niyo, she is already a lawyer and yet she still loves to do what she used to do for the Lord. That's her ministry. Doon siya nagpapagamit, mga kapatid. Akala niyo, yun na yun, hindi pa. Yung MC, mga kapatid, yung MC is also a person occupying a high position in Mook. Hindi ko lang kinuha yung kanilang mga pangalan, pero ang bihasa nilang magsalita, mga professionals na yung mga yan. Dahil mula nung sila ay naging involved sa ministry, yan ang kanilang ginagawa, even if they have already become a professional. Hindi nila iniwanan yan. Hindi pa yan, nagtatapos. Yung isang kasama nila na ano, nakasama namin, alam niyo, hindi ako makapanilaw, member pa ng PIDEA, na naka-assign sa Camp Dangwa. Kaya akala ko, napakasimpleng tao na akala ko, mga totoy-totoy at mga nenek-nenek ng itsura nila, pero alam niyo, mga professional na pala. At there's no question na tawag dito. Pagdating ng Sunday na yan at nung nagkakasama kami, talagang walang question at hindi sila nakikipag-argue sa kanilang pastor. Tinawag sila, let's go to Felix. Talagang sumama sila. Talagang yung mga kausap namin, ito yung pinatawag namin na BISOC. B-I-S-O-C. BISOC. Makafamiliar kayo dito yung BISOC. Yung BISOC. Basic Internal Security Operation Course. BISOC. Mga kausap namin, mga police, mga regular police forces, pero they are undergoing training. Pagkatapos ng training nila, magiging mga police officers sila. So it's for promotion. And we are conducting Bible studies with them. And talagang uhaw sila sa salita ng Panginoon. Kaya kahit na tawag dito, napaka-busy ni Pastor Jerome at yung kanyang mga members ay may mga kanya-kanyang gawain din, mga kapatid. It was no excuse for them to go and join Pastor Jerome and join the ministry with the bishop. That is the most touching of all naranasan ko, mga kapatid. So it's my challenge as well to you, mga kapatid. No? Gaano tayo kasigasig sa gawain ng Panginoon? Pagdating ba sa party, talagang basta lalatutudukan na dito, upugot kayo, excitement. I can't blame you for that. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, kumusta naman? Na-excite din ba tayo? Sabi ng Panginoon, zealous for good works. Zealous for good works. Eh, sabi ni Pastor Jerome, mga kapatid, dayaw, intayin tumanpay matjikwa. Jail ministry man, pambihira. I have never been to jail.
syempre, no? I'm not a criminal, I have not been convicted. No? Hindi pa ako tawag dito. At ibig nga sabihin niya, let's go have ministry in the jail. Hindi ko pa naranasan ang jail ministry. Sabi niya, awisan kang tumanan bayaw. Bring it on. Pero alam niyo, naingit ako actually dahil kahit na siguro katulad namin na Pastor Rosero and mga preachers, no? We also want to have a team na sila ang tag dito, masigasig, no? Ibali kami ng bahala sa magbibigay ng message, pero kumusta sa song leading? Mag-gigitara, mag-MC, mag-assign kung sino ang ano, kung sino ang mag-invocation. And after that, pagkatapos ng message, magkakaroon ng konting sentences, if not challenging. Challenging yung mga listeners. We need that, mga kapatid. We need that. I hope ganyang, ano, sa ganyang klase ng hamon, no? Hindi lang dapat manatili lang sa ating memory. No? Dapat manatili yan to reflect upon. Kung talagang meron kayong desire to be used of God, hindi kailangan na kayo maging mga preachers at mga pastors. You can do some other ministries in order to you, for you to be useful for God. Mga kapatid, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, malapit nang dumating ang Panginoon. Habang nagtuturo ako ng globalization sa klase ko, mga kapatid, hindi ko talaga mapigil ang sinasabi sa kanila. There is going to be a consequence, the ultimate consequence of globalization, and that is the establishment of a one world government. And once that one world government is malapit nang matupad, mga kapatid, that means to say, malapit na talaga ang Panginoon. I don't care kung nandyan, halimbawa kung sinong matalo sa gyera between Russia and Ukraine, o ano nga pang mangyayari sa ibang dako ng mundo, o ano mangyayari pa sa presyo ng sibuyas, o ano pa, mga kapatid. No? Hindi yun ang signs na malapit ang Panginoon. Look at the behaviors of people and the movements of nations. Is it heading towards a one world government? If that is the direction, mga kapatid, and that only tells you that the Lord's coming is already near, and that all the more should encourage us, mga kapatid, to be doubling our efforts. Let's remain zealous for God's word. Salamat po, mga kapatid, and I hope ayo po ay nakapag-impart ng mga bagay na magpapatibay po sa ating pananampalataya sa Panginoon. God bless you all, at sana umami pa ang members ng Apulid Grace Gospel Church. Pinagagalak ko po na makita ang mga kababaihan na kayong mas marami, pero alam niyo po, mas maganda rin kung mga lalaki din ay kasama po natin. So, that will be a great challenge. No, ma'am, ano, dapat mga husbands din nila, and even some men, maging bahagi po ng church po natin. God bless us po, mga kapatid, and shall we pray for a short moment? Salamat po, Panginoon, sa inyong salita namin pang napakinggan. Thank you so much even for the challenge that you gave us today. Thank you for the blessed hope, and that is the Lord Jesus Christ, that we all eagerly waiting for His coming. Help us, O Lord God, to remain patiently and productively waiting for His coming. In Jesus' name, amen. Thank you, Pastor John, for that encouraging message and challenging message. Sino po dito ang na-challenge? Sino po dito ang na-challenge? And encourage? Amen. Okay, no further. Natawagan ko po ang Women of Faith
grace ministry actually for the sovereign vision. Grace the Pulley. Grace ministry the Pulley.